So, welcome back to my channel. Ngayon, napaka-energetic ko kasi may mga naiisip akong mga bagay na hindi ko alam bakit ko naisip to. Pero, kung sa palagay mo, lahat ng sasabihin ko ngayon sa video ko, tumpak at nakikita mo na sa relasyon, kuya, mag-isip ka na, nasa maling relasyon ka. At lahat ng sasabihin ko po, red flags na. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na, kinig ka muna. So, unang sign na nasa maling relasyon ka, kapag madalas na niyang makalimutan yung mga dates, yung mansary, yung anniversary, o kaya yung birthday mo, o kaya yung mga special dates, nakakalimutan na niya, hindi niya na binibigyan ng importance. So, isang red flag yon na medyo nagkakamali na yung way kung saan pupunta yung relasyon nyo kasi mga simpleng bagay lang nakakalimutan na niya. Pangalawa, hindi na siya masyadong nagbibigay ng time sa'yo. Kulang na yung oras. Yung 24 hours. I mean, meron tayo lahat 24 hours sa buhay natin, di ba? Pero nasa sa'yo yun kung paano mo gagamitin. Hindi mo mababibigyan ng isang oras, dalawa, o kaya naman 30 minutes yung girlfriend or boyfriend mo. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, at kung talagang binibigyan mo talaga ng chance na mag-grow yung relationship nyo, bakit yung time hindi mo mabigay? Di ba? Pangatlo, hindi na siya marunong mag-sorry. Hindi na siya marunong mag-sorry kahit na alam niyang siya yung mali. Yung hinihintay ka niya laging ikaw na lang yung mag-sorry, tapos sa kanya wala lang. Ano ka siniswerte? Te, ikaw may ginawang kasalanan, tapos yung partner mo yung magsasorry, kasi alam mong mahal na mahal ka niya? Uy, red flag na yan! Nako! Pangapat. Nako, eto isa pa to. Pagka napapansin nyo na ang reply niya sa'yo, medyo mga kinabukasan na, okay lang naman na malit mag-reply ng mga 2 oras, 3 oras, balibo nga busy, o kaya may ginagawa sa work. Pero yung hindi kanya re-replyan ng buong magdamag, tapos yung tinanong mo lang naman kumain ka na, tapos kinabukasan na siya nag-reply, napakahirap bang sumagot ng oo at hindi? Nako, medyo red flag na yun sa akin. Tapos ito, sign din to na medyo nagiging mali na yung relasyon. Yung araw-araw na lang nag-aaway kayo. Yung araw-araw na lang nabubuisit kayo sa isa't isa. Yung araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, lagi na lang kayong nagdi-diskusyon sa mga bagay na napaka-petty lang. Sobrang babaw na lang, pinalalaki nyo pa. Baka naman kailangan nyo munang huminga. Baka lang naman. Isa lang rin sa mga napapansin ko na medyo nanlalamig ng mga partners nyo sa relasyon, pag nagkukwento ka, hindi na siya masyadong excited. Na pag nagkukwento ka, nakikinig na lang siya pero wala na siyang comment. Yung parang, okay, nakikinig na lang ako kasi gusto kong, wala lang, gusto ko lang makinig pero ayoko na mag-comment kasi pagod na ako sa buong araw at wala na akong pakialam kung ano man yung mga comments na gusto ko pang sabihin. Kasi for me, araw-araw ka naman nagkukwento, so para saan pa yung comment ko? Diba, pag ganun na yung instinct ng tao, o kaya pag ganun na yung perspective niya sa relasyon, baka nanlalamig na si kuya o kaya si ate girl. And this is the most special part. Special part. Pag gabi-gabi umiiyak ka na, gabi-gabi kinu-question mo na kung masaya ka pa ba, at gabi-gabi tinatanong mo kung kaya mo pa ba at itutuloy mo pa ba yung relasyon, yan na. Pag nag-start ka ng magtanong, start na rin na kailangan nyo munang huminga, kailangan nyo munang magpahinga, at kailangan nyo munang tignan kung may mali ba talaga. O kaya naman pag-usapan nyo na habang mas maaga pa. Kasi kung patatagalin nyo to, mas magiging unhealthy lang yung relationship na meron kayo. Kaya kung eto na po yung mga signs, or yung mga signs na sinabi ko, nakikita nyo na po sa relationship nyo, baka naman may mali na. At baka naman kailangan nyo munang huminga. Ayun, yun yung mga signs. Pag meron na, thumbs down. Medyo may konting glitch na tayo sa relationship. Masakit man, pero nangyayari. Ayun, kung nasa maling relasyon ka, pwede nyo naman gawing tama habang maaga pa. Kailangan nyo lang siguro ang pag-usapan. Baka may mga chances lang na pagod, o kaya naman may mga chances lang na talagang nagkaroon na ng chance. I mean, yung umabot na kayo dun sa nagkasawaan kayo, baka kailangan nyo lang gumawa ng mga iba't ibang activities, pero hindi ngayong lockdown. Medyo mahirap gumawa ng activities ngayong lockdown. Alam nyo yan. Pero ayun, kung na-encounter nyo man to sa relationships nyo ngayon, sana maayos nyo pa, and I hope na hindi kayo maghiwalay. At kung kailangan nyo na maghiwalay for the better,
well, it's your choice, your music mix. And yun lang po ngayon yung video ko about signs na nasa maling relasyon ka na. And I hope manood pa kayo sa mga next videos ko. Pasensya na, hindi ako marunong mag-edit, pero mahal ko kayo. Bye!